Hey guys, welcome back to my channel. This is Maria Faye. Hi! So for today's video guys, is mag-unbox na naman tayo dahil meron naman akong bagong purchase sa Shopee. So itong purchase na to is parang sa tingin ko magagamit ko talaga at curious ako kung maganda talaga siya. Hindi ko napahabain guys, kung bago ka lang sa akin channel, click na yung subscribe button pati na rin yung bell button para ma-update ka sa aking mga latest uploads. So ano pang hinihintay natin guys? Mag-start na tayo mag-unbox! So, ito guys, yung sinasabi kong item. So, ito siya. Hindi ko pa talaga siya na-open. Gusto ko kasi yung makita nyo yung talagang reaction ko habang binubuksan ko tong item na to. So, anyway, ito siya. Bubuksan natin. Huwag natin patagalin. Excited na ako guys kung makita kung maganda pa talaga. Ang halaga nito guys is 254 pesos. 254 pesos po yung halaga nito. So, ano ba ang nilalaman nito? Tanggalin na natin yung bubble wrap. So, ayan. As you can see, naka-kahon siya. So, bubuksan ko lang yung kahon. Ta-da! So, ayan. Ayan. Nabuksan na natin. Ta-da! So, ano nga ba ang laman nito? Wow! Ayan siya, guys. So, ayan. Pagka bukas ng karton, nandiyan na agad yung item. Ano nga ba to? So, ito siya guys, food storage rack. So, ayan yung talaga yung itsura niya pag binili niya siya sa Shopee. Sa Lazada, meron din ito guys. Pero sa Shopee ko siya nabili. So, for only 254 pesos ko lang siya guys nabili. So, ito siya. So, syempre, hindi pa siya assemble. So, i-assemble ko pa lang siya. This is 5-layer na food storage. Ayan. So, i-assemble ko siya later. So, bubuksan muna natin. So, ito yung pinaka-cover niya. So, ito yung pinaka-nasa taas. At ito rin yung mga packet niya. Ano to? Ba't parang may dumi? May dumi-dumi yung ano niya. Pero okay lang. Carry naman. Kasi plastic lang. Made of plastic lang naman daw. So, madali lang siya ang tanggalin. Siyempre, ugasan mo muna bago nyo talaga totally gamitin. So, eto nga. Ang purpose nito, guys, is kung meron kayong mga, alam nyo yun, kung meron kayong mga tirang pagkain or what, na pwede nyo doon ilagay para hindi na kailangan takpan pa ng mga, alam nyo yun, maraming takip-takip. Yun yung ayaw ko eh, yung maraming mga naka-plato-platong nakatakip. Ang gusto ko is, naka-isang layer na lang siya, di ba? Para talagang organize siya. Kumbaga, hindi siya makalat. Nasa isang lagayan lang siya. So, ngayon, eto, i-assemble natin siya para makita natin kung talagang maganda siya. So, anyway, samahan niyo ako mag-assemble, guys. So, let's go! So, eto na nga, guys. Nandito yung pinaka-instruction ng pagbuo niya. So, magsisimula tayo dito. So, eto yung ilalim na gagawin. So, ngayon, ang gagawin natin, so, ito yung pang ibabaw, ito yung pang cover sa ibabaw, kasi ganyan nga yung itsura niya, guys. So, ito nga yung itsura niya. So, magsisimula muna tayo sa ilalim. Ito siya, guys, meron siya, ipapasok lang natin siya, meron ditong mga pagpapasukan. Sorry. So, ayan. Uy, gandahan. So, ayan na yung unang layer. Yun, ayaw niya mag-lock. Kakabaliktad. Wait. Struggle is real. Just wait a minute. Fairness ha, hirap pala nito ha. Nasa first layer pa lang tayo. Tada! Nabuo ko na siya, guys. Yeah! Ang una nating layer, nabuo ko na. Ngayon, i-continue ko lang siya hanggang sa makita nyo na yung kabuuan niya, guys. So, panoorin nyo na lang, guys, kung paano ko siya i-assemble. So, ito na siya, guys. Nakatatlong layer na ako. Hindi siya ganun kadali na i-assemble kasi medyo nag-uuga-uga siya. So, nawawala sa, sa align yung mga takip. Tapos yung cover, hindi ko siya maayos ng maganda yung steady talaga. So, medyo nag-move kasi yung mga pieces niya. So, mamaya, malay mo naman, maggawa natin ang paraan. Saka, hindi ko pa kasi talaga total. Hindi ko rin kasi alam kung tama yung ginagawa kong pag-assemble. So, anyway, pinapatong-patong ko lang siya. So, as you can see, ito na siya, oh. Ganyan. May mga pagsusuotan naman.
Yun nga lang kasi medyo nag-wiggle siya. So, yung mga dumi-dumi pala nito, karton pala yun. Sa karton pala, dumikit yung karton sa cover. So, ayan, tulad yan. Diba? So, ayan, tulad yan. Yung pag nilalagay mo siya dyan, medyo natatanggal kasi siya. So, hindi siya ganun ka-fix or hindi siya ganun ka-steady. Yan. So, yun. Tuloy-tuloy lang, dare-derecho lang sa pagpatong. Make sure na naikabit nyo talaga yung mga, may mga ganito. May mga ganyan kasi. Make sure na nadiinan nyo talaga siya para hindi siya malaglag or hindi siya maalis na sa pagkakaayos. So, ito na yung pinaka-last piece kasi ayan na. Naka-apat na layer na ako. So, ayan. Apat na layer. Ngayon, ito na yung last piece. And then, lalagyan na natin siya ng cover. So, let's see. Tada! Ayan na! So, go! Ito na. Ito na tayo sa ayan. Sa lid. Last lid. Yan! So, finally, ito na yung last. Yung pinaka-cover niya sa taas. So, let's see. Oh, yan. Diba? Tulad niyan. Kapag hindi, diba? Nakita niyo? See? Pag hindi masyadong dikit yung pagkakaano niyo or hindi masyadong fix yung pagkakapatong niyo, talagang natatanggal siya. Yun yung pinaka-ano nito. Yun yung napansin ko. So, yan. Ganyan siya, guys. So, pag pinatong ko to, saan hindi na siya malaglag? Diba? May kulang pa ba? Or what? Wala naman na yun. Bakit parang may kulang? May something na kulang. May ring. Okay. There's something missing, guys. Wait. Tignan natin. Wala. There's something missing. Tignan nga natin dito sa... Wait. Okay, guys. Wait lang. There's something missing. Parang sa tingin ko, may kulang sa kanya. Pero, hindi ko alam kung talagang kulang siya. Parang kulang siya ng parang alam niya yun ng pinakaano dito. Kasi ito, wala siya, ganun lang siya. Meron pa siyang, dapat meron siyang cover like this. Meron siyang ring. So, kulang siya ng ring. And hindi ko alam kung baka mali lang yung pagkakakabit ko, guys. Kulang siya ng pressure ring. So, yung may ring dapat na last. So, yun yung wala. Hindi ko alam kung mali lang yung kabit ko. Baka yung nasa ilalim, yun yung mali. Anyway, so anyway guys, saka na natin siya anihin. So kapag imagine, kompleto siya. Imagine. So yan, ganyan ang itsura niya guys. Lalagay ko lang yung ano, papatong ko lang siya. Yan. So ganito ang itsura niya guys. Yan. So yun nga, wala talaga yung ring niya. Dapat meron pong ring sa ibabaw, yung pinaka-last. Oh my God! Sana okay to. Pero siguro tingin ko, mali lang yung pagkakagawa ko. Mali lang yung pagkaka-assemble ko. Siguro nandito siya. Medyo, aanihin ko pa siya later. So anyway, so ganito nga yung itsura niya. Oh, ayan. Tada! So eto siya. So mamaya papakita ko sa inyo to pag natapos ko na. Pag naayos ko na talaga siya. Tapos, papakita ko rin sa inyo kung anong itsura niya kapag meron na siyang laman sa loob, kapag may ano na siya. Yung ganyan. So, anyway guys, yun lang yung napansin ko dito. So, yun nga yung napansin ko. Kulang siya ng isang item, pero I'm not sure kung kulang talaga. So, para sa 254, ewan ko kung worth it siya. Siyempre, hindi siya worth it kasi kulang nga siya ng isang piece. Pero, siguro naman magagawan ko pa ito ng paraan. So, para sa akin, okay na din. Kumbaga, na-achieve niya yung gusto kong pagiging organized. Okay na din to. Ibig sabihin, okay na rin siyang i-purchase kasi
maganda siya tignan kasi alam mo yun, yung parang magiging organized talaga lahat ng ilalagay mo dito, hindi na kalat-kalat sa lamesa. So pag nilagay mo to sa gilid ng lamesa or kung saan man, kung meron ka mang ilalagay dyan, hindi na siya kakatakaw sa space. Para na sa isang area lang siya, sa isang container lang siya. Ayan, kapag may gusto kong itabing ulam or whatsoever, dito mo lang siya ilalagay. Ayan, para sa kitchen to, guys. So, yan. So, para sa akin, okay na rin to. Kahit hindi ko pa siya masyado kasi na, alam nyo, okay na rin siya. Ipifix ko lang siya ng ayos. So, yan, kailangan lang talaga siyang ma-fix ng maigi para hindi siya ganyan na naglalaglagan. So, okay na din. Thumbs up na rin sa akin kahit medyo kulang ng isang piece. So, anyway guys, ayan, napakita ko na sa inyo yung bagong purchase ko sa Shopee. So, nagustuhan nyo ba guys? Kung gusto nyo umorder nito, make sure na i-message nyo or i-chat nyo yung magiging seller nito kasi, yun nga, para hindi kulang-kulang yung pieces. So later, papakita ko sa inyo yung itsura niya kapag na-fix ko na siya ng maayos at pag meron na siyang mga laman. So yan, tabi lang muna natin. So yan guys, tapos na ang ating unboxing at ang pag-reveal ng items na na-purchase ko na naman sa Shopee. So nagustuhan niyo ba guys? Ako nagustuhan ko rin naman siya. Hindi ko pa nga lang siya na-fix ng maayos. Kapag na-fix ko yun na maayos, papakita ko sa inyo. Kaya ako naman pinurchase yun para nga maging organized yung aking table para yung mga abubot ko sa lamesa, hindi siya makalatignan. Pag yung mga ulam kayong tira-tira, pwede nyo siyang ilagay dyan kasi food storage nga siya. So anyway, if you like this unboxing, just give us a thumbs up and don't forget na rin guys na mag-subscribe sa aking channel para ma-update pa kayo kapag may mga bago akong video. So I hope you guys enjoy this video. Please follow me on my Instagram and Facebook page at Maria Faye. So don't forget to like and subscribe. Bye! See you on my next vlog. So ayan guys, kinapakabit sa kanya ulit. Medyo nahihirapan po siya sa pagkabit. Pero, napifix niya na guys. Ayan o, matibay na yung pagkakagawa. Yung pagkakakabit. Matibay na. So, ngayon, malalaman natin kung kulang talaga siya ng isang piece. Kasi parang may kulang talaga eh. Okay na? So, ayan na siya guys. Okay na. Na-assemble ko na. Hindi pala siya kulang. Okay na okay guys yung items na to. So, mali lang talaga ako ng pag-a-assemble. So, hindi pala siya kulang guys. So, worth it to. Worth it na to para sa akin. Tignan mo, oh, ang galing. Ang cute. Safe na safe yung mga pagkain dito. So, ayan. Kung meron ka ng pagkain dyan na ilalagay na hindi mo na kailangan takpan, so, pwede mo na lang siyang ipasok dito. Katulad nito. Ayan. Tumwere. Kunwari, yan, may talagay tayong ano, yan, kasya-kasya din yung ganyang kalaking mangkok. So, sarado natin. O, diba? Hindi mo na kailangan siyang takpan pa. Yan. Kung ano man lang gusto nyo ilagay kayo ng bahala, it depends on you. Yan, 5 layers siya, 254. So, ano pang hinihintay nyo guys? Nagustuhan ko talaga to. I love it. Sa una, akala ko kulang siya, pero hindi pala. So, ayan na siya guys.